Pero ngayon po, ang ating pag-usapan, ano ba itong bang si Secretary Erwin Tulfo ang pangatlong nominadong kalihim ni Presidente BBM na hindi makakalusot sa Commission on Appointments? Well, nabasa naman po natin lahat sa mga pamahayagan na meron talagang naging issue si Secretary Tulfo. Ito ay tungkol sa kanyang citizenship, di umano'y nagkaroon siya ng American citizenship at nagkaroon siya ng conviction para sa libel na ang conviction sa libel ay meron pong tinatawag na moral turpitude. Pero hindi ko maintindihan, ano ba itong issue ng citizenship? Kasi unang-una, alam ko yung form na pina-file mo sa Commission on Appointments. At talagang tatanungin ka kung ikaw ay Pilipino at kung ikaw ay nagkaroon ng ibang nationality bukod sa pagiging Pilipino. Eh dahil siya nagsumite ng dokumento, sinabi niya yon na hindi siya nagkaroon ng foreign nationality, no? So parang sa akin, bukod pa doon sa issue na kung ikaw ay naging Amerikano o Amerikano ka ba ngayon, meron pang issue doon sa katapatan dahil merong form na notaryado na sinusumpaan na nagtatanong na dapat Pilipino ka. At nagtatanong din kung ano yung mga naging kaso mo at saan nakabinbin at ano ang status. So ang tanong, nagkaroon ba ng pagsisinungaling doon mismo sa required form ng Commission on Appointments na magiging balakid din para sa kanyang nominasyon? Pero pag-usapan muna natin yung kanyang nationality. Hindi naman po ito ang kauna-unahang pagkakataon na merong tanong pagdating sa citizenship ng isang nominadong gabinete. Kung maalala nyo po, si Secretary Yasay dati, na isang kalihim ng Secretary of Foreign Affairs, ay hindi po siya talaga pumasa sa Commission on Appointments dahil lumabas na siya ay Amerikano. Eh ano ba hong importansya ng pagiging Pilipino? Eh siyempre naman, kung ikay manunungkulan na pinakamataas na opisina sa ating bayan, eh kinakailangan naman Pilipino ka. Kaya nga, the law on Philippine public officers, no? Dapat Pilipino ka at hindi banyaga. Dahil alam naman natin yung kasabihan, no? You can only have one master. Hindi po pwedeng dalawa. Now, ang tanong lang, alam ba talaga ni Secretary Tulfo na siya ay Amerikano? Ang nangyari kasi, nung lumabas yung issue na yan, at ang nagtanong ay si Congressman Ayong Malapitan, bakit ikaw nanilbihan sa Armed Forces ng Amerika? Eh sa pagkakaalam ni Congressman Malapitan, tanging mga Amerikano lang ang pwedeng manalbihan sa hukbong sandatahan ng Amerika, at tama po yun. Eh nagkaroon na ng executive session. So hindi natin alam kung anong nangyari doon sa executive session dahil yan ay behind closed doors. Pero meron ako mga sources na nagsasabi, at ito namang si Senator Coco Pimentel, bagamat siya ay hindi miyembro ng Commission on Appointment, ay nagsabi na parang hindi naman talaga siya natuloy na maging Amerikano. So parang naisahan daw niya ang mga Amerikano na nakapasok siya sa kubong sandatahan na hindi naman siya totoong dumaan sa proseso para maging Amerikano. Pero ang balita ko doon sa executive session, pinakita nga niya yung US passport niya. At di umano, eh para bagang sinabi na naisahan ko ang mga Amerikano. Mga kaibigan, tingin ko mas malala yun. Kasi kaya naman natin tinatanong hindi lang yung issue ng citizenship, tinatanong din natin yung issue ng integridad. Kasi dapat yung pinakamatataas na naninilbihan sa ating gobyerno, eh meron namang integridad. Eh kapag sinabi mo na naisahan mo mga Amerikano, ano ba yan? Naisahan mong Amerikano na talagang alam natin na mas malakas, mas metikuloso kaysa sa bansang Pilipinas, eh paano na yung bansang Pilipinas? Baka maisahan mo rin, no? So, ang question ko po, hindi lang dun sa citizenship. Kung totoo na siya ay hindi dumaan sa tamang proseso, and yet nakakuha siya ng passport na parang naisahan niya na naging dahilan, kaya nadala niya sa Amerika yung mga anak niya, hindi ba ho issue yan ng integridad at hindi lang issue ng citizenship? Pero issue pa rin po ang citizenship. Kasi kapag ikaw naging Amerikano, kinakailangan hindi mo lang i-renounce sa pagiging Amerikano mo, meron pang pangalawang hakbang. Kinakailangan ma-reacquire mo ang Philippine citizenship. Madali lang po yan, susumpa ka uli ng panatang makabayan sa bansang Pilipinas. Pero ang tanong, kailan po siya nagkaroon ng reacquisition of Philippine citizenship? Matapos na siyang matalaga bilang sekretary ng Department of Social Work and Development. E pag-usapan naman natin yung libel. Ako po talagang sa mulat mula, tutul ako sa libel. Sa katunayan, dumulog pa ako sa ngalan ng isang periodista na si Adonis, no, na para magkaroon ng view yung Human Rights Committee na ang libel ay labag sa karapatan ng malayang pananalita at kami po'y nanalo.
talagang nagdesisyon po ang Human Rights Committee na dapat gumawa ng hakbang ang Pilipinas para ma-decriminalize na ang libel. Pero bukod sa katotohanan na may ganyang desisyon ng Human Rights Council, ang committee pala, Human Rights Committee, hindi naman po sumunod ng Kongreso. Sa katunayan, patuloy pa rin pong kriminal ang libel at nagkaroon pa nga tayo ng cyber libel na mas mataas pa ang parusa kaysa sa ordinaryong libel. Kinwestiyon po natin yung cyber libel, no? Doon sa kaso nung nagkaroon ng visa yung Cyber Crimes Act. At sabi natin, itong libel nito ay labag sa batas kasi nga po pwedeng maging dahilan para yung mga bagay-bagay na importante sa demokrasya ay hindi marinig dahil natatakot yung mga nagsasalita at nagsusulat, baka sila ma-libel, no? So magkakaroon ng chilling effect, no? Ang tawag dyan. At ang iniiwasan natin, hindi lang yung outright censorship, kundi pati na rin yung chilling effect ng exercise ng freedom of expression. Hindi po tayo nagwagi sa kasong yon. Ang sabi ng Korte Suprema, kinikilala pa rin na exception sa malayang pananalita ang libel. Siyempre po, patuloy nating lalabanan yan at tayo, pag tayo nakabalik sa Kongreso, magpapahain pa rin tayo ng panukalang batas na alinsunod nga dun sa Human Rights Committee, no, na dapat i-decriminalize na ang libel. Pero gayon pa man, pag ikaw ay convicted ng libel, yan po ay crime involving moral turpitude. Ngayon, ang problema po dyan, meron po tayong mga disqualification pagdating sa mga panggobyernong opisina. Dapat wala kang conviction ng kahit anong crime involving moral turpitude. So kung meron kang conviction for libel, that will be a disqualification. Whether or not magkaroon ng tinatawag na accessory penalty na disqualification from public office. Pero even then, sabihin na natin walang additional na penalty na disqualification dahil convicted ka pa rin ng crime na involving moral turpitude, paano nga yung issue ng integridad kung ikaw ay magiging alter ego ng presidente? So mahirap po talaga hinaharap ngayon ni Secretary Erwin Tulfo. Lilinawin ko po, wala kaming masamang tinapay ni Secretary Erwin Tulfo. Sa katunayan, nung ako po ay spokes, linggo-linggo po ang interview sa akin ni si Secretary Erwin Tulfo sa kanyang programa sa PTV4. So kinikilala ko po siyang isang malapit na kaibigan. Pero ang realidad, talaga namang hindi po pwede manungkulan bilang isang gabinete ang dayuhan at talaga namang pong may issue sa integridad kung meron kang conviction ng isang krimen involving moral turpitude. Kaya nga po ang tanong ko, si Secretary Erwin Tulfo nga po ba ngayon ang pangatlong hindi makukumpirma ang kanilang pagtatalaga bilang miyembro ng gabinete? Wala pa pong desisyon. Ang sabi ng aking mga sources dyan sa Commission on Appointments, at meron naman po yung dosing mga miyembro ng mababang kapulungan kung saan doon din ako nanggaling noong 17th Congress, wala pa pong desisyon. Ang sabi nga ng mga kongresista ay hinahayaan nila ang presidente na magbigay ng order sa kanila kung anong gagawin, kung ibabypass o kung i-reject. Sa akin naman, pagbigyan na natin si Secretary Tulfo. Sana po mari-appoint siya na pangatlong beses. Hayaan siyang manilbihan hanggang Abril kung kailan magre-recess na finally ang Kongreso, at sana wag nang i-reject, wag na lang pagbutuhan para deem bypass siya. At sa ganitong paraan, mabigyan naman ng isang taon panunungkulan si Secretary Erwin Tulfo. Bakit? Kasi bukod kasi doon sa issue ng kanyang conviction at saka ng kanyang pagiging Amerikano nung minsan, mabuti naman po ang gawain niya sa DSWT. Listo naman siya at mabilis magbigay ng serbisyo. So sa akin, dahil dapat naman siyang nanungkulan, ibigay na natin ang isang buong taon ng panunungkulan. Bagamat, talagang mahirap po na ma-confirm si Secretary Tulfo under the circumstance. Kasi sabihin na natin, Pilipino na siya ngayon, paano yung di umano, naisahan niya ang Amerika? Hindi pa, parang hindi rin mabuti na isang alter ego ng presidente ay nakaisa sa isang bansa gaya ng Estados Unidos. At saka, ang dami namang Pilipino, no? 110 million Filipino. Siguro naman, bagamat napakagaling ni Secretary Erwin Tulfo, ay meron ding ibang po pwedeng mabuting Secretary ng Department of Social Work and Development. Well, sana po meron kayong napulot ng mga bagong kaalaman sa ating panibagong Spokes Hour.
Galing po kay Elisiva Sol de Meliza, kung tutuusin, maraming natulungan si Erwin Tufo sa taong bayan kaysa mga taong nakaupo sa gobyerno ngayon. Kaya nga po sinasabi ko, patapusin na natin yung isang taon na paglilingkod ni Secretary Tulfo bilang pagkilala rin sa kanyang tapat na serbisyo. Cristina Caduano, sayang si Sir Erwin Tulfo kasi magandang performance niya bilang DSWD Secretary. Talagang dedicated siya sa kanyang pagsaservisyo. Agree po ako. Pero paano pong gagawin natin? Eh, talagang dapat Pilipino at dapat meron pong integridad. No? Hindi lang kagalingan sa katungkulan. Si Bo Ando, very good evening, Attorney Spokes ng Bayan. Thanks indeed for sharing his knowledge of law to us ordinary citizens of our beloved Philippines. Maraming salamat, Bo. Tapos, si Josephine Ando, correct, sayang naman kasi magandang kanyang pagservisyo. Patapusin po natin isang taon bilang pagkilala sa kanyang mabuting servisyo. Yan po ang aking mungkahi kay Presidente at sa Commission on Appointments. Si Maribel Valdez, good evening sir. Yan ang hirap, kailangan malinis ang in-appoint kung sana ang titignan ay class ng trabaho. Tama naman po si Maribel. Okay, so mga kaibigan ha, gaya ng sinabi ko kanina, tayo po ngayon ay nasa Dumaguete kasama ang aking mga estudyante sa Siliman University. At nais kong ma-meet yun naman ang ilan sa aking mga estudyante. Ito po sila. O ayan, mga estudyante, magpakita kayo. Magkaway naman kayo dyan. Sila po ay estudyante ng Public International Law. Magagaling po yan. Ang nalaman ko, mas magagaling pa sa mga taga-UP ang mga taga-Siliman Law. Okay? So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Nakakatawa po yung ilaw para akong kalbo. Pero ayan po, nakikita nyo naman minsan-minsan ang aking buhok. Maraming salamat po. And hanggang sa susunod natin pagkikita, I love you, Philippines. Yeah.